Ika-27 kabanata. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan kung paano nilang may papapatay si Jesus. Kaya siya'y iginapos nila at dinala kay Pilato na siyang gobernador doon. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pilak. Sinabi niya, "Nagkasala ko. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni bahid ng kasalanan." "Ano pakialam namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo." Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang mga 30 pilak. At pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pare ang mga 30 pilak. Sinabi nila, "Labag sa kautusan na ilagay ang 30 ito sa kabangyaman ng templo, sapagat bayad ito sa buhay ng isang tao." Nagkaisa sila na ang 30 iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon, ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. "Kinuha nila ang 30 pilak. Ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa inutos sa akin ng Panginoon." Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang may sabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo?" Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't nagtaka ng labis ang gobernador. Kinaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. May isang kilalang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabbas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao ay tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabbas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas?" Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong yan. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabbas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabbas! Sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus!" "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus!" Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang ba'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Bahala kayo," sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya." Pinalayangan ni Pilato si Barabbas at pinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik
ginawang korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos ay pinahawak siya ng halamang tambo sa kanang kamay. Siya'y ininsulto nila at niluhod-luhuran at pinati ng ganito. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inahampas sa kanyang ulo. Matapos kutsain, hinubad nila ang balabal at muling sinuutan ng sariling damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Paglabas ng lunsod, nakita nilang isang lalaking taga Sirene na ang pangalay Simon. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo, ngunit nang matikman niya yon ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Isinulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. May dalawang tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, "Hindi ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus!" Kinutya rin siya ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, "Iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siyang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos." Nilait rin siya ng mga tulisang ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli! Eli! Lema sabachthani." Nang ibig sabihin, "Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan?" Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." May isang tumakbo at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak, nilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, "Hintay muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya!" Muling sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa Jerusalem at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila, "Tunay na si anak ng Diyos." Naroon ding nagmamasid sa di kalayuan, ang mga babaeng mula pa sa Galilea ay sumusunod na kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Pagsapit ng dilim,
dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalan ay Jose. Siya ay tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kinuha nga ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong telang lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at isa pang Maria, nakaupo sila sa tapat ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga Pariseo. Sinabi nila, "Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na yon, nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya, pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3rd araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay. At pagkatapos ay ipamalit ang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito'y magiging masahol pa kaysa una." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawan at pabantayan niyong mabuti ang libingan." Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan sa mga kawan.